Hello guys, welcome again to my channel. This is Marge. Guys, mag-update lang po ako tungkol dito sa Baseco, yung dito sa may loob ng DNR. Pakikita ko lang po ulit sa inyo yung tungkol dito sa mangrove farm na nandito dito sa loob mismo ng White House. Dahil ang tawag namin dito guys, White House. Ito yon yung pinaka boardwalk. Boardwalk ang tawag dito guys eh. Ang ganda rito talaga. Guys, kung natatandaan nyo, kung napanood nyo na yung dating vlog ko tungkol dun sa ano ba meron sa Baseco, ito yun guys, ito yung isa sa meron sa Baseco, itong boardwalk. Dito sa boardwalk, nung dating nag-vlog ako dito, maliliit pa yung mga mangrove dito, kasi ito yung mangrove farm. Pero ngayon, medyo malalaki na siya. Tapos, May mga ano dito eh, may mga isda dito. Ngayon sa hindi ko lang alam kung meron siyang halaman, meron siyang isda sa ngayon. Ang presko rito, guys. Ang sarap ng hangin. Dati guys, ang natatandaan ko, itong lugar na ito, itong tulay na to, hindi siya kawayan. Ito dati, kahoy lang yung andamyo na nilagay nila. Kaya lang, every time na magkakaroon ng baha, tumataas yung tubig, pati yung kahoy, tumataas. Tapos nasisira yung pinaka-andamyo kasi nga, pag bumabaha kasi dito sa Baseco, sobrang taas, minsan hanggang Bewang. Depende dun sa lugar, pero minsan talagang mataas na. Kaya pati yung andamyo, tumataas din siya. Kaya nangyayari, nasisira yung pinakadaan. Pero ngayon, ito yung nilagay nito, itong kawaya na ito. Mas matibay ito sa mga baha, sa tubig. Kaya ito yung inilagay nila sa ngayon. Guys, doon naman sa kabila na yon, dati ang tawag namin dyan sa lugar na yan, Baseco Beach. Kabila lang nitong boardwalk, yung beach na kadalasang pinupuntahan ng marami. Yan. Ayun, may ibon. Ang ganda ng ibon. Hindi ko alam guys kung anong klaseng ibon yon, pero ang ganda, kulay blue siya. Ngayon marami, mataas ang tubig ngayon dito guys. Maraming ano rito, maraming mga tilapia. Dati gumawa pa sila dito ng ano, gumawa para sila rito ng balsa. Ayun yung balsa na ginawa nila, na minsan doon naman kami pumupunta doon sa balsa na yon. Tapos ilalagay doon sa may gitna, diyan sa may gitna na yan, dinadala yung balsa, nakasakay kami doon sa balsa na yon. Tsaka dyan guys, ang building na yun, ang tawag namin dyan, White House, yan ang tawag namin dyan. Dito guys, napakaraming mga puno, maraming halaman. Yan. Guys, bali ayan yung balsa na sinasakyan namin noon. Yan, yung balsa na yan. Meron tali yan, tapos dinadala kami doon sa gitna. Ganda rito guys. Presko to. Presko dito sa lugar na to eh. Ang ganda. Tapos yun nga, yung project nila rito na talagang nakakatulong sa environment, na yung kanilang water hyacinth, yung mga organic
organic soil, nagtatanim sila ng organic vegetables. Yun yung mga meron dito sa lugar na ito. Yun eh, project din ng gobyerno. Yun guys, ayun, merong nag-aano doon sa labas. Sa kabilang bakod, meron doon namamangka. Yan. Doon naman sa kabila guys, yun yung mga nakikita nyong mga may lamppost doon. Doon yung bagong ginagawa ng gobyerno na ginagawa ng Manila City Hall na bagong proyekto dito sa may Baseco. Yan. Guys, eto. Yan, yung mga halaman, yung mga mahilig sa plantito at plantita, meron dito. Ayan, yung mga halaman. Dito, guys. Hi po! Hi. Ay, ayan, may dog. Ay, ba't mag-aampaan niya? Kawawa naman siya. Ha? Guys, napaka-cozy rito sa lugar na ito. Kaya paborito ko itong lugar na ito eh. Kasi ang ganda. Tsaka ang presko talaga. Pagka yung napupunta ako dito, especially pag nagtutur kami, parang ayoko nang umalis kasi napaka-presko ng hangin. Tapos ang daming mga halaman. Meron pa sila ditong magic fruit. Yan, mga halaman nila. Oh guys, ang ganda rito, di ba? Ganda dito. Guys, medyo umaambon. In fairness. Medyo umaambon dito. Yan. Guys, ayun na yung kabila. Yung pinanggalingan namin kanina. Ayan na yun. Eto guys, yung balsa na ito. Eto yung dating sinasakyan namin. Pag may kasama akong mga guest, sumasakay kami dito. Yung ilalim niyan, merong mga drum, ayun o, para lumutang siya ng bonggang-bongga. Ayan, di ba? Lumulutang yan. Balsa. Balsa ito. Kasi baka isang bansa ay naka-atlas sa ano? Sa yan. Hindi, nakatali dito sa puno. Paraan para mag-float siya. Pwede siya galing doon sa gitna. At pwede mag-float. Okay guys, salamat po sa panonood. And sana po nagustuhan ninyo itong vlog po nito. Update po ito dito sa White House. Thanks for watching and please subscribe to my channel. Salamat po!